Hello guys. So nandito na kami ngayon guys, naka-isolate sa third floor ng Banilad building. Banilad Elementary School yata to at high school. At nandito kami sa third floor. Ayan. So guys, yung nangyari, yung isolation room nila ay 10 na bed sa isang room. At kami ay 8 kami ngayon sa isang room, guys. So, kanina, medyo nagalit ako kasi hindi nila clear talaga na sa isang room ay combined pala yung mga pamilya, babae, lalaki, mga bata, which is a very risky if meron talagang positive sa amin at yung iba is ano lang, mga trangkaso lang or lagnat. So, yun ang nangyari, guys. Sabi nila, nung hapon kasi nandito na kami, di ba, na-post ko na sa Facebook na umuwi na kami kasi mag-ask na sana ako ng home quarantine na lang. Pero sabi nila, bawal daw sa protocol ng city. Kaya so, sumunod naman kami. So, tumawag yung barangay na i-pick up kami uli at yung EOC. So, since protocol yun ng city, nag-follow kami. Ang hindi lang namin alam na hindi nila kinilir na combine pala yung ano, yung mga bata at saka yung ibang pasyente. So yun ang kinagagalit ko, guys. So yun ang nangyayari ngayon dito sa isolation facilities ng Banilad Elementary at High School. At ito pa, guys, medyo nahihirapan lang kami kasi meron man silang pinoprovide na water at pagkain, walang problema. Meron silang mga bottled water. Pero dapat, meron kasi kaming, ako kasi gumagamit ako ng warm water kasi, at saka gumagamit kami ng Lianwati. Yun. So, wala tayong, bawal yung mga electric, bawal yung heater. So, ayan. Yun ang problema namin dito ngayon. So far, guys, medyo okay naman yung pakiramdam ko. Medyo hinihinga lang. Sorry guys, yun ang dahilan kung bakit nagpaswab ako kasi minaatake ako ng sobrang ubo at saka yung mga bata ay nilalagnat man. Nandito si Job. Tatae daw siya, guys. Go to the toilet. Yan, wala kaming ano dito, guys. May tubig naman siya pero dapat meron kang sariling timba or labador na pwede mong liguan. Nakto, Ate Joy. Hindi ako mahulog ka. At ngayon, guys, kung magtatanong kayo tungkol sa result namin, yun nga ang sabi nila kung bakit kami pinick up ng ambulance at saka in-isolate. Kasi nga, sabi nila daw positive kami na 4 na mga bata. Hindi ako makahinga, guys. Ayan, positive daw kami na 4 na mga bata. Kaya naghalit ako kanina, kung positive kami, ba't naman kami i-join sa ibang pasyente? Ngayon, mahawa din sila yung hindi yung hindi talaga positive. Ano ba talaga? So far, wala pa kaming pinanghahawakan na papers. Hindi pa rin namin nakita yung mga result namin galing sa swab test. Kasi nagpa-swab kami nung 6 ng 3 p.m. At kahapon tumawag yung barangay at sinabi na positive daw kami at kaya kailangan namin mag-isolate. So, yun lang muna yung mga update, guys. Si Chab ay medyo nilalagnat. So far pa na yung gamit namin ng Lian Capsule. Sa mga nag-sponsor pala kay Ate Vilma Itcuban. Shout out Ate Vilma Itcuban. Thank you sa free Lian Capsule. Sa kay Buna Lisa, sa pinadala mo ng mga tea at saka Lian Capsule. Thank you. At also sa mga nagpadala ng GCash sa amin, salamat po sa inyong lahat. God bless sa inyo. Hoping na everything will be okay. At saka
makauwi kami ng buhay, guys. I trust God, everything will be okay. Thank you sa mga moral support niyo, guys. At sa aking mga neighbor, thank you rin sa mga prayers. Hindi ko kayo ma-mention lahat, guys. Pasensya kayo, hindi ako naka-update sa mga deliveries natin, yung mga na-receive natin na mga deliveries, na mga package. At saka sa mga new subscribers, hindi ko na shout out, guys, kasi ganito nga yung nangyari. So God bless na lang, guys, and humihingi pa rin ako ng tulong sa inyo on the prayers, guys, that everything will be okay lang yung ano namin, guys, yung isolation namin. By the way, isingit ko pala, yes, nag-offer sila ng hotel accommodation, pero with our own expense. Kaya, medyo mahal na rin, practical na rin, guys. So, yun na lang ang pinili namin na mag-settle na lang sa accommodation nila. So, thank you, guys, and see you on the next vlog. Bye for now.